Ano yan, te? Ano pagkain nyo ngayon? Toyo. Toyo at kanin? Oo. Nakakahabag ang kalagayan nila sa totoo lang. Dahil gutom na sila buong araw, sa palaran naman, sa gabi kung makakain sila. Gas ka lang. Okay. Manila. Tapong babi. Sayang kami. Saan ba? Marunong kang magkamay, Joy? Nakakakain siya mag-isa, te? Ilan taon na nga pala ulit si Joy, ate? Apat, mag-apat sa December. Ha? O ikaw, ano? Jonathan, kumain ka na. Ano ba? Ibibigyan niya lang sa kapatid niya lang na. Kuya, kulang kayo, ano? Kulang. Dalawa. Ah, dalawa. Nasa labas pa. Naglalaro sila. Pulutin niyo sa'yo. Hindi mo lang basta pwedeng ituro ang iyong daliri sa mga mahihirap at sisihin sila kung bakit sila ay mahirap. Ang mga mahihirap ay biktima ng ating corrupt na sistema sa lipunan. Ang gobyerno ang may pananagutan sa kanyang mga mamamayan. Gaya ng isang magulang na siyang dapat na gumagabay sa kanyang mga anak. Malaki ang papel at responsibilidad ng gobyerno para sugpuin ang kahirapan. Walang may gustong maging mahirap. Walang nagnanais na siya ay maging isang mahirap. Ang mga taong ipinanganak na mahirap, hindi nila ninais to. Hindi nila hiniling na sila ay ipanganak na mahirap. Ang mga tao ay walang pinagkaiba sa mga hayop. Likas at natural sa atin ang magkaroon ng mataas na libido. Hindi isang kasalanan ng isang mahirap na magkaroon ng mga anak. So ang tanong, bakit maraming anak ang mga mahihirap? Eh kung ang college graduate niya ay hirap makahanap ng trabaho eh, paano pa kaya ang walang pinag-aralan? Marami sa mga mahihirap ay walang makuhang trabaho. Ngayon, kung wala kang trabaho at walang pinagkakaabalahan, sex ang iyong magiging pangunahing pang-ubos ng oras. At isa pa, ang mga mahihirap ay walang sapat na kaalaman tungkol sa family planning. Wala nga silang perang pambili ng pagkain eh, pambili pa kaya ng contraceptives at mga condoms. Kaya hindi mo pwedeng isisi sa mga mahihirap kung bakit sila dumadami na parang mga daga. Kagaya ng aking sinambit, ang gobyerno ang may pananagutan sa kanyang mga mamamayan. Ating kwento ni Ate Jocelyn, yung magsasampu yung anak, pati yung panganay niya, buntis nung December eh. Pupunta kami dun ngayon. Teka, ipa-flashback ko lang ah. Nagsimula ito nung January 2016. Bali, isang taon na rin yung nakakalipas nung makilala namin si Ate Jocelyn sa ilalim ng tulay. Yung unang punta namin, nagdala kami ng mga groceries. Yung pangalawa, kumain kami sa KFC. It was their first time to taste this kind of food. Malay ko, kasama ko kayo kumakain. Ayan, nakatakas na kumain. Ngayon lang kami nakakain ng ganito. First time. Buong buhay namin ganito lang. Okay, that is.
na anak ni Ate Jocelyn, si Jason. Yan yung baby mo? Opo. Bali, pang ilan na yan? Pangalawa. Pangalawa? Ah, babae. Congrats, ha? Ilan taong ka na ngayon? 19. Ah, wag na 19. Bala ka pang dagdagan yan. Sana. Dalawa na, isang babae, isang lalaki. Si mama mo nandyan, si Ate Jocelyn? Wala sa baba. Ah, nasa baba. Sige, punta na natin, Gina. Tara. Hindi ko alam kung paano ako umaharap ng ano eh. Hi, Ate. Eh, dyan yung bahay nila. Dati wala itong bahay. Ayun, meron na. Ingat, Paul, ingat, ingat. O, bumigay. Taba mo pa naman. Mas madali, pabaliktad. Mahirap bumaba. Delikado dito, para sa mga bata. Oo. Ang kaiti nung ano, haglan eh. Nalungkot kami nang malaman namin na ang 5 buwan niyang dinadala ay nalaglag, kaya namatay. Lumadula siya sa hagdan. At laking gulat namin nung malaman namin na naitapon niya ang batang walang buhay sa ilog na ito. Dahil ba ito sa gutom? Ito ba ang nagagawa ng gutom? Eh, Ate Jocelyn, ano pong nangyari nung dumating po yung asawa niyo? Hindi mo siya nagagali. Pero gusto niyo nga kasi pasalamat mo ako. Ligtas ko. Kahit naman namatay ko yung mga kapasalamat ko na buwan. Ay, yun ang sabi niyo po yan. Hindi na ako nagpadala sa doktor. Hinig ako na lang kasi dubuhin na ako. Dubuhin ka lang? Paano yun, Tay? Hinayaan mo lang na lumabas na lumabas yung dubo? Okay, ito muna lang. Sa hirap ng buhay nga, siyempre, siyang kami makakakulang pero pang-rasal ako. Kuya Jason, nakikiramay kami doon sa pagkawala ng bunso mong anak, ano? Anong reaction mo nung pag-uwi mo? Eh, wala na pala yung bata, nalaglag na. Wala akong gagawa. Wala na ng buhay. May balak pa po kayong ano? Dagdagan yung anak mo? Wala na, tama na yun. Mahirap na. Ah, okay. Eh, kuya, kamusta na po ngayon? Nagtitinda pa rin po kayo ng gulay? Oo, kaya lang. Kada 2 days lang kasi mahalang gulay na yun. Kada 2 araw lang? Eh, magkano kita mo nun pag 2 araw? Yun lang, 500. Sa 2 araw na yun, pagkakasyayin nyo ng 1 linggo? Kakasya na. Naku, eh, kakasya po ba yun? Hindi kakasya. Kakasya na lang natin. Ah, ganun po. Nalulungkot kami tayo sa nangyari sa iyo sa baby mo. May bala ka pa po bang mag-anak?
ay, hindi na. Sa karami na po, ano, tama na yung sa anak na mag-invitable na ako. Kasi hindi ko na rin kaya na rin. Eh, dito na rin ako. Magkano po ba yun? Ano, 20. Saka po. Natuto na ako ng masakit na nawala na ako ng anak. Mas masakit sa mga anak ko na nakikita ko pong nahihirapan. May nakikita lang ako, trabaho dito sa Manila at hindi kami nauuto. Dahil mahal magrenta ng bahay dito sa Manila, naganap sila ng masisilungan dito sa ilalim ng tulay. Kaya dito na nagsimula ang love story nila Ate Jocelyn at ni Kuya Jason. 21 years na silang naninirahan dito. Kaya sanay na silang mamuhay sa ilalim ng tulay. Ito yung ilalim ng tulay. Madilim to eh. Sige, susundan kita. Yan. Yuyuko pala talaga dapat. Yuko. Madulas. Mahangin na pa. Opo, mauntok ka. Ayan, marami pang bahay dito. Nalaglag man ang pangsampung anak ni Ate Jocelyn. Ang anak niyang si Jericel, buntis ngayon. Ito na yung ilalim ng tulay. Bali, dito yung bahay nila Ate Jocelyn dati. Napakainit dito. Walang ventilation kasi nga, nasa ilalim mismo ng tulay. Ano? Dito yung daanan ng ano, sasakyan sa taas niyo. Init, ang init dito. Paus na paus kaming dalawa. Nag-alis ko ako ngayon ng Katastanggang. Dito po kami nakatira sa mga kalibini ko. Doon po siya na itatrabaho sa tabi sa itong lugar. Pwede ko malaman kung anong trabaho ni ano, ng partner mo. Ito po, nag-inilin ng water system. Ano, delivery boy siya? Minsan po na kapagubat ang kinama ng soda. Kasi po ano eh, ang sabi ko niya hindi yun kasi one side lang po. Eh, kanyan, nag-ibon ka na ba ng pagpanganak mo? Sa ngayon po wala ba po? Ang bagay, medyo matagal pa naman. Pero dapat mag-ibon ka na. Para pagka panganak ka na, sa mahihirapan matatilap mo ang panganak mo. Ha? Nakilala ko lang po yung partner ko sa Facebook. Ay, gano'n? Oo, mayroon lang po pag-alitin siya ng cellphone para makapag-Facebook. Anong pangalan ng partner mo? Sa Gerald po. Ilan taon? Mag-i-8 sa ngayon sa Facebook. Ang taga-probinsya po siya dun po sa Bicol. Kasi pag naman po siya, magkabahan. Ayos lang, para may pang-future kayo. Eh, Jericel, nakita mo yung buhay ni mama mo, di ba? Yung buhay niyo. Bilay-bilay sa pag-baby, ha? Ilang babalak mong mag-baby? Isa lang yung ayos yun, kasi mahirap ang buhay ngayon. Ito na po yung buhay namin. Dito po sa'yo nakatara noon. Lumipad lang po sa lahat sa sobrang oo. Sobrang init, ano? Hihikain talaga si Ate Jocelyn dito.
ka, nauuntog na siya. Anong height mo? 5'10". 5'10"? Oo, ano. Bali, ayang kisame. Ayan na yung ano? Okay, ito na po yung... Daanan ng sasakyan. Oo, maliit lang ano. Maliit lang itong bahay nyo. Mas lumiit ngayon ano, Jericel, kesa dati. Inayos nyo to? Dalawa na yung electric pan nila, mainit pa rin dito. So, magkano ang kuryente nyo ngayon, Jericel? Kada linggo po, 20. Ganun pa rin, 20. Mabuti nga, ganun lang eh. Sa ibang lugar, mahal ang kuryente. Gerald, matanong nga kita, no? Kasi bago ka dito sa ilalim ng tulay. Tanungin lang kita kung ano yung pakiramdam na nakatira sa ilalim ng tulay. Sa gabi po, ano, pinatulog po, parang kung yung binuduyan. Ah, parang binuduyan. Sige, salamat, ah. Ito yung bahay namin. Puro sira ang mga gamit. Nung lumipat na kami nung June, 14. Eh, kaso lang, walang paku-paku, bari dinikit lang. Eh, paano pag umuulan ate? Ayun na lang, o problema namin, nakaupo. Buti hindi. Kunwari, may pagkatulong na may hangin. Eh, yung kami natatakot, takit na lang kami sa taas. Kasi baka mamaya, nagpakit yung mga... Kahit hindi, dikit din naman to. Ay, hindi rin nakapako. Hindi, kaso lang, yung rip ng kapatid ko, pinalagay ko lang siya mura para hindi kami mau. Parang parang harang, para hindi makapagalira. Kawawa yung mga bata, pag nahulog, siyempre matatakot din naman ako. Eh, lalo pa naman nawalan din akong anak, ayaw ko na mahulog. Dahil nga hindi sila kasya sa munting barong-barong nila, ang mga anak niya ay natutulog na lang sa kariton, sa itaas ng tulay. Pag umuulan, bumababa sila dito na kami natutulog, mga anak ko. Magkakaupo po lang kami, ganun lang, para kaming sardinas nakaupo. Ah, ganun po? Ganyan lang, ate. Hindi pwedeng humiga, ano, hindi kasya. Ate Jocelyn, ilang beses na kayo nakakakain niyo sa isang araw? Minsan ngayon, minsan hindi. Sa kaninang tangali, ang namin kape, kakakain lang. Hindi pa nalalamdan ng kalit ng mga bata ang hindi. Kamisa nga, nang hindi na ng mga yan eh. Kasi talagang wala, wala. Eh, paano pag gaganong Ate Joseph? Natutulog na lang kayo? Oo, natutulog na lang kami na walang karga ng tiyan. Eh, yung mga bata, ate, kamusta nag-aaral pa ba? Ay, hindi. Sa suldang taon na lang ako magpag-aaral sa kanila. Kasi sa hirap ng buhay namin, makapag-aaral pa sa hindi na sila nakapag-aaral sa sunod na lang. Ito nga yung anak ko nga, si Jeris, eh, nakapag-asawa na maaga. Hindi na tumulong. Kasi siyempre, na nakikita niya sa amin, ganun na lang. Nahirapan din siya. Ano yung anak ko, babae niyang may asawa, wala rin pinag-aaralan din niya. Tignan mo doon sa bahay ni ate mo kung matira ka sa lang kami. Saka tawag mo na lang si Jonathan. Ay! 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 Makikita mo ang saya niya habang hawak ang lalagyan ng kanin. Sobra kaming pagkain. Binibigyan namin sila baba para makakain mo. Ah, ganon. Buti eh, nagbibigay ka, ano? Okay, kasi ikaw ako naman yung mga bata eh. No. Okay, salamat. Kagaya ni Ate Jocelyn, ang panganay niyang si Jaisel ay nakatira din sa tulay. Dito, sa ibabaw naman ng tulay. Kasama ang dalawang anak at asawa niya. Hey, wala silang linya ng tubig dito, kaya kailangan tipirin pati tubig na panghugas ng kamay. Base sa naaamoy namin, eh kahit ata sa paliligo nagtitipid sila. Kasi wala silang pambili kahit isang timbang tubig. Agad, ate, galing kami.
Ano yan, te? Ano pagkain mo ngayon? Toyo. Toyo at kanin? Oo. Nakakahabag ang kalagayan nila sa totoo lang. Dahil gutom na sila buong araw, sa palaran naman, sa gabi kung makakain sila. Gas ka lang. Okay. Manila. Tapong pabi. Sayang, ha? Saan po? Marunong kang magkamay, Joy? Nakakakain siya mag-isa, te? Ilan taon na nga pala ulit si Joy, ate? Apat, mag-apat sa December. Ha? O ikaw, ano? Jonathan, kumain ka na. Ano po na? Ibibigay niya lang sa kapatid niya lang na. Kuya, kulang kayo ano? Kulang. Dalawa. Ah, dalawa. Nasa labas pa. Naglaro sila. Pulutin niyo sa'yo. Ate Jocelyn, gaano po kahirap ang buhay niyo? Sobrang hirap ang buhay. Kung sasabihin ko na di. May naisip ka ba, Ate Jocelyn, na pwede yung pagkakitaan para po may mahuhugot po kayo araw-araw? Meron ko po bang gustong, kunwari tindahan? Marunong ka ba magluto, Ate Jocelyn? Marunong ako magluto. Kunwari, bigyan po namin kayo ng almusalan. Kaya mo magluto? Kaya ko. Wala nang targeng plato. Na, hindi na nakakain sila tatay. Kayo, tsaka yung dalawang bata. Kahit kasi hindi na kami makakain, Jonathan. Basta yung mga bata busog. So, Ate Jocelyn, pwede kang magtayo ng almusalan. Pwede po kayo dun sa taas, sa may kulay. Pwede rin, Deb. Diyan na lang ako magtitinda sa taas ng kulay. Eh, Ate Jocelyn, may kalan po ba kayo? Wala. Ah, wala din. O, sige po. Kami na kung bahala. Babalikan po namin kayo, ha? Sige po. Ayan. Inaayos na ni Sheena yung mga dadalin. Ayan, laruan para sa mga bata. Train. Ano, may mga damit din. Oh, matutuwa talaga sila dyan. Oo, panigurado. Nang makumpleto na namin ang pinamili namin, kinerga na lahat sa taxi ang mga ito. Dadalhin namin ito ngayon para magkaroon sila ng kabuhayan at mapagsimula bukas ng umaga ng negosyong almusalan. Kahit nakaanay. Ayan o. Wala ka ngayon sa tricycle, Sheena. Wala. Ayos, napuno yung likod. Sheena, Paul, kakasya kaya sa loob? Hindi. Magigi pa. Yun ang hindi natin alam. Hindi, pwede naman niya ilagay mamaya kala Jerison. Oo. Hindi, maliit din yung bahay nun. Inalang na natin. Kasya yan. Magkakasya natin. Pagka tayo, Sheena. Oo. Hindi na kasha. Kaya si Kuya na lang muna, tsaka si Ate Jocelyn na nandito. Yung mga bata, pinalabas muna kasi hindi na kasha. Nako, Ate, Kuya, napuno na yung bahay nyo. Wala na kung kaging tulungan na ito. Pagpapatong-patongin na lang mamaya. No, Ate Jocelyn, no? Patong-patong na lang. Ate Jocelyn, birthday.
Ma'am Leia. Ito ang sasabihin namin para makakarating po yung pasasalamat niya. At si Jocelyn, pinabibigay ulit ni Sir Mark sa kanilang Leia po. Makakatulong po sa pang-araw-araw ng gas tos tsaka po sa pandagdag po muna pa rin po dito sa negosyo ng almusalan. At si Jocelyn, ma'am. Maraming salamat po, Sir Mark, Ma'am Leia. Ito yung binigay niyo po sa amin, ipapasikap po namin po ito para ipakita po rin sa inyo. O, pwede ka rin mag-start kuya ng kahit maliit na ano lang, na daan ng gulay. Kahit mga sibu-sibuyas muna, ganyan. Ikaw na ang mamuhunan. Iba-ibang gulay. Hindi ka na mag-tip-tip. Para hindi ka na twice a week lang magtrabaho, kuya. Masaya po ba kayo? Masaya po. Ayan, Ate Jocelyn, mag-start na tayo magbukas, ha? Ay, unahin natin yung lamesa mo. Kasi hindi na natin bubuksan. Ayan, yun, sa'yo madaling araw na lang. Oo. Ayan. Ayan, yung bangkuan, no? Ayan. Ayan, Ate Jocelyn, pwede. Diba pag-alusan tayong mga Pilipino, may ligwang kape. Ayan, pwede ka mag-inda ng kape. Ayan, loose ka na, ha? Kainit ka na lang ng tubi. Pwede rin ate, baka may mag-apply sa'yo yung lang nakain. Dating ka na nga. Para. Narapin mo. Ano, sakali mo. Ang pagkali, pagka, di ba, pagkaroon ko ano ka na ano, ito yung lahat mo. Ito, may lalagyan ka na nga. Siyempre, dito ka magsasakal. Ate Jocelyn? Oo, masarap din. Ikaw, kuya, marunong ako magluto. Hindi lang marunong. Ayan, sa Ate Jocelyn na lang. Kaya ano lang si kuya, kagatikim. Bukod sa kape, Ate Jocelyn, pwede ka rin magtinda ng mga juice. Siyempre, kakain sila, mag-uhaw, diba? Yan. Papalamigin mo lang dito sa, ano, sa ice chest. Ito, Ate Jocelyn, mga toiletries. Sa bahay, sa laba, sa bukanligo, shampoo, toothpaste. Yan, no? Wow. Nilagyan na namin ng yelo, ate. Siyempre, pag sinangag, o yan, mga ham. Tapos, butido, burger patty. Darapas natin. Saka mga hotdog. Stingless, longganisa, hotdog, tocino. Saka meron kang manok. Meron dyan buhay na manok, ate. Meron buhay na manok, eh. Saka buong manok. Buong manok.
Yung isang box na malaki para doon sa mga bata. Mamaya lang tawagin natin sila kasi hindi tayo kasya. Kuya, pakilabas mo na yan. Nandigan na mamumblema sa pagkain. Yun na, oh, naiiyak na si Ate Josephine. Tay, bakit ka naiiyak po? Siguro pa ba ako nabigay lang, ano? Ay, hindi niyo po ina-expect na sana ate lumago talaga yung negosyo niyo, no? Ate, may tutulaga pa na nabigay. Tsaga-tsaga lang po. Wala namang madaling paraan eh. Para kumita ng pera. Tsaka sana ate talaga makatulong sa pamilya niyo. 1, 2, smile! Ito para sa inyong lahat, ha? Para sa mga bata. Magulo, ha? Bike! Uy, laruan! At may mga damit pala si ano? May kotse ka remote. May bike, may bike. Kotse ka remote. Oo. Barbie! Barbie! Ito, train. Teka lang, wag muna kayo. Ito para kay Kuya. Kuya Jojo. Buhay niya. Kaya ka naman yun. Kaya buuin yun eh. Sandali lang. Siyempre kay Ata. May Barbie. Ako lang. Meron din dyan. Di sa'yo yan. Ito, meron pa isa. O, tingin sa kayo. May kotse yun. Kay Jojo. Tapos, teka lang ha. Sa akin. Ito, malaki, hati-hati kayo, ha? Kayong tatlong girls, ha? O, sige na. Malaki kotse na remote. Malaki kotse remote. O, ito, para naman, guys. Kotse! Kay John Mark. Wow, John Mark! O, sige, para sa inyo natin yan. Ito yung ano niya. Bye, two, bye! Takwit. Ay, kay Jojo yung bite! Kay Jojo! Sambay! Ayun, wala kay Jojo! Ito para doon sa anak mong panganay yan. Galing kay ano yan, kay Sir Mark tsaka kay Ma'am Rhea, bigay sa'yo. Maganda ba yan? Ha? Maganda. Maganda, Elvia. Teka lang. Eto si Joy. Si Joy, tuwan-tuwa. Wow. Wow. Oh, patrol. Gumitin mo dyan. Patrol. Patanag mo. Wag. Tuwan-tuwa siya eh. Baka magtuloy-tuloy. Asan na yung sa'yo, Jonathan? Tingin? O, oh, diba? Sa'yo, John Mark, patingin? Asan na yung sa'yo? Yun, o. Parang silang Barbie. Yung kay Jojo, maganda, o. Oh. Chuggington Train. Diba? Okay, 1, 2, smile! Saya ba kaya, kids? Apa! Galing yan kala Sir Mark tsaka kay Ma'am Rhea. Ilala niyo yun, yung dating, ano, bigay ng gifts? Apa! O sige, maglaro na kayo ng toys niyo. Joy, maganda ba yan, Joy? Pwede lang sila naka-ganit yung laro ng mga. Bart, huwag ka muna. Tuwa sila. Natutuwa rin ako sa kanila. Kami rin po ate, masaya po kami para sa mga anak nito. Yan, sa ganyan na. Hiraman na lang kayo dyan, ha? Sige,
Ate, tsaka si Joy. Ikaw, ate! Ate, gusto mo sumakay doon? Napatawa lang kita. Ayan, ha? Masakay. Bumbeo! Bumbulot! Ay, banana! Banana. Banana, ate, banana. Ito, pagbagsakin dito. Ano? Buo na! Asan na yung train mo? Ito yung train! Ayun na! Are you ready? Go! Go! Natapon! Oy! Nagugulo dito, oy! Tawa sila yun! Isa pa! Isa pa! Isa pa! Balik mo sa akin doon! Balik mo sa akin doon! Game! Deliver mo na! Ayun o! Uy, naiwan! Ayun ang banana! Ayos! Ang galing nyo! Oh, yan, Envia. Buo na yung doll mo. Minnie Mouse dollhouse. Tumutunog ba yan? Paano? Ba? Ang ganda. Ako dyan. Papalitan ng damit, oh. Yan? Bakit yung damit niya sa harap lang? Tira mo, Matt. Ako na lang mag-aabit. Ay, lumataas. Daming kotse! Labas ka! Alam mo, kotse! Sa laruan ito, kung kuha po mga kapatid ko. Kaya mo, makakarating. Meron po isang umiiyak dito. Hindi kasi siya makapaglaro eh, no? Ayan na! Okay, mamaya. Okay. Okay, dali. Padaanin niyo naman si Bunso. Tabi mo muna yan, tinobo ko. Sige mo, papa. Sabi ko, makalala. Dito, wala dito. Dito, magalala ang papalala ang kundo. Kasi, pagka, yan, babalikan natin si Ate Jocelyn makalipas yung ilang araw. Nakakatulong daw ng malaki ang kanilang negosyo. Sa kasalukuyan ay nagtitinda na rin siya ng tanghalian at merienda sa hapon. At kumikita na siya ng regular na 1,200 hanggang 1,500 sa loob ng isang araw. At higit sa lahat, hindi na natutulog ng gutom ang mga bata. God bless. Yes. People living on the streets in Manila. Why do you do that? Because we want to spread awareness. Like I said, most rich and middle class Filipinos do not care about the poor. They do not want to talk about poverty. We have more than 100 million people in the Philippines. And majority of the population are living below poverty line. And who cares about them? You know, the government
most politicians in the Philippines have no clue, have no idea how to solve poverty. Can people get out of the slums? Is there any possibility? Or is it just, are they hopeless? Because children go to school, but they never finish their high school. They're just like leaving because they have to work for their parents or something like that. It's impossible. I mean, of course, there are some stories where people are, you know, they get out of the slums and they get good jobs. You know, there are those good stories. But when talking about as a whole, in general, you know, it's impossible. The slums will be there forever. You know, we are overpopulated. What we need in the Philippines is a social revolution. What we need in the Philippines is to disrupt the current structure of our government and build a new one. Because it doesn't matter who the president is. We have a new president now. We're gonna have a new president 6 years from now. It doesn't matter. Everything will be the same. Because the structure of our government is rotten and corrupt. Demokrasya. Paano mo nga ba ilalarawan ang salitang demokrasya? Paano mo bibigyan kahulugan ang salitang demokrasya? Ang kapalaran ng ating inang bayan ay nakasalalay sa mga kamay ng mga kabataan. Tumingin ka sa iyong paligid. Pagmasdan mo ang habag na kalagayan ng iyong kapwa Pilipino. Mabuhay ay langit sa sariling bayan. Kung ang sambayanan ay may kalayaan, umaga ay tula ng kaligayahan, at tanggapit hapoy awit kong pakinggan. Inang bayan bakit may piring ang mata, may kusalang bibig, may takipang tainga, may gapos ang kamay ng lumang kadena, hanap ay paglaya sa daang Mindola. Alam nyo, humanga ako sa aking nakita sa mga bansang aking pinuntahan sa Latin America. Sa Cuba, Bolivia, Mexico at Ecuador. Ang taas ng kanilang respeto sa kanilang sariling wika. Alam nyo ba na hindi sila mag-i-Ingles para sa'yo? Ikaw ang dapat na matuto ng wika nila. Malaki rin ang kanilang pagsuporta sa kanilang sariling kultura at lokal na mga produkto at isa yun sa mga dahilan kung bakit sila dinadayo ng mga turista.
So gusto mong umaon sa kahirapan ng Pilipinas, then umpisahan mong ikalat ang diwa at hangin ng nasyonalismo. Irespeto mo ang ating primero lingwahe at mga local dialects. Matuto kang mahalin ang iyong kayumanggim balat. Suportahan mo ang mga lokal na produkto sa merkado. Mahalin mo at pagyabunin ang ating kultura at mga tradisyon. So, gusto mong umahon sa kahirapan ng bansang Pilipinas? Well, gayahin natin ang sistema na mayroon sa mga sosyalistang bansa sa Scandinavian region sa Europa na kagaya ng Sweden, Norway at Denmark. O baka naman sabihin mo na masyadong mahirap ang bansang Pilipinas para magaya ang sistema na mayroon sa Scandinavian countries. So bakit hindi na lang natin pamarisan ang Ecuador at Bolivia sa Latin America? Alam nyo, sa Europa, ang salitang sosyalismo ay very common. Ang salitang social welfare ay very common. Sa Estados Unidos, ang salitang sosyalismo ay tabu. Marami na akong bansang napuntahan at marami na rin nakilala ng mga European na nakikinabang sa mga social welfare na mayroon sa mga bansa nila. Alam nyo, ang libreng access sa pag-aaral hanggang sa kolehiyo at ang free universal healthcare para sa lahat ay dapat i-consider na human rights at hindi isang pribilehiyo. Sa mga sosyalistang bansa na kagaya ng Sweden, ang pag-aaral ay libre hanggang sa matapos ka sa kolehiyo with money allowance mula sa gobyerno. Mayroon din silang free universal healthcare para sa lahat. Side note, mayroon kaming kamag-anak sa Sweden. Dito sa Estados Unidos, kalahati ng annual income ko ay napupunta sa federal, state, at city taxes. Ngayon, ako ba ay may libreng access sa healthcare? Wala. Pag ako nagkasakit, magagamot ba ako ng libre? Hindi. Kailangan kong bayaran ang napakamahal na hospital bill. Ang mahal kaya ng mga health insurance plans dito. Dito sa Amerika, ang mga kabataan ba ay nakakatungtong sa kolehiyo na libre? Hindi. Napakamahal ng mga college tuition fees dito sa Amerika. Kaya marami mga estudyante dito at mga postgraduates ay nagko-commit ng suicide dahil sa pagkakabaon nila sa utang. At sa edad ng mga bata, eh, hindi pa sila nakakapag-aral kasi nga walang birth certificate. Dami mo libag. At wala pa rin binig. Ako nga magtatatlong taon ni anak ko pero hindi ko pa rin pinabibinyagan eh. Kasi ayokong idigta sa kanya kung ano dapat ang maging relihiyon niya. Gusto ko sa tamang edad niya o sa tamang panahon na siya ay magkaroon ng kanyang sariling pag-iisip, eh siya ang pumili kung ano ang magiging relihiyon niya. Magkaroon man siya ng relihiyon o wala, eh it's up to him. Nasa sa kanya yun. (laughs)
kalayaan. Ang kalayaan ay hindi libre. Ito ay binibili. Ang mayorya ng ating populasyon ay nakasadlak sa kahirapan. Tanungin kita, aking kaibigan. Tayo nga ba ay tunay na malaya? Mga kamay na laan, umaloy sa duyan, matututong lumaban para sa bayan. Fun!